So, what's up mga kapandak? Ngayong araw na ito ay medyo iba yung laman ng ating video. Hindi ito kagaya ng usual na review about mga motor at kotse. Sa araw na ito ay ipakikita ko sa inyo ang bagong bili ko na laruan. Ito ay ang aking e-bike. At sa dulo ng video na ito ay sasabihin ko sa inyo kung go or no. Ito na yung e-bike na binili ko. Ang tatak nito ay Saige. At ang model nito ay Burmese. So kung makikita nyo itong e-bike na to, medyo may kalilitan siya. Actually, mas mahaba pa ang dip ako dito. At medyo classic yung itsura niya, no guys? So, ngayon, papakita ko naman sa inyo yung seat height nito. So ayan, ibababa ako muna sa center stand. Last foot ako pagka ako yung muto dito. Ang height ko ay 5'3", minsan 5'4", pagka bagong kain. So, flat foot ako. So, pwedeng-pwede ito sa mga lady riders. Pwede ito sa mga bata kasi hindi na kailangan dito na kumuha ng lisensya at hindi na rin dito kailangan ng rehistro sa ngayon. Napaka-comfortable naman niya. Napakababa ng upuan. Malambot. Malambot lang siya. At meron pa siyang space para sa angkas. Specification ito, guys, ay ito ay tumatakbo ng 55 kph. At papakita ko sa inyo ngayon yung video clip kung saan tinesting ko yung top speed dito kanina. Ayan, tignan nyo. So ngayon guys ay mag-speed test tayo dito sa e-bike. Sa gear 1 muna tayo. Subukan natin. So ayan guys, top speed sa gear 1 ay 36. So, lipat naman tayo sa gear 2. Yan. Okay. Okay guys, kung makikita nyo sa gear 2, ang top speed ng e-bike natin ay 51 kph. So, lipat naman tayo sa gear 3. Okay, switch lang natin. Yan, so nakita nyo number 3 na, so subukan natin. So ayun guys, tama yung nasa specification ng e-bike na to. Na ang top speed niya sa gear 3 ay 55 kph. So makita nyo naman na talaga na yung claims niya sa kanyang specification kit ay totoo. Dahil talaga namang 55 kph yung kanyang top speed. Kahit babad na ako dun sa throttle, medyo malayo din yung tinakbo ko. Bantay naman yung daan na talagang hanggang 55 lang talaga yung kaya niyang takbuin. So basically, dahil ito naman ay e-bike, mabilis na siya para sa isang e-bike. At sa nakasaad na specification dito, ito ay merong power na 1000 watts at meron siyang 6020 amperes. So ito ay upgradable sa 7020. Pag kayo ay nag-upgrade ng 7020, ay tatagal lamang at hahaba yung matatakbo ng inyong e-bike. Pero dun sa speed, hanggang dun pa rin talaga siya. Kasi kung gusto nyong i-upgrade yung speed niya mas mabilis, ang tinutweak na dyan ay yung computer box. Ngayon naman, napakita ko sa inyo yung mga features nito at saka yung mga components nito. Ito yung harapan niya. Meron siyang windscreen dito na nagtatakip sa kanyang panel gauge. Meron din siyang magandang side mirror na napaka-classic din ang dating. Pa siyang accent ng ganitong kulay, nakakulay ng kanyang body. Ganda rin naman yung visibility dito sa kanyang side mirror. At saka medyo may pagka-premium ang dating niya kasi ito yung side mirror niya. Kita nyo, meron pang edge nung kanyang brand. Ayan o. May kahabaan yung kanyang floorboard. Kung inyong tatansyahin, parang kakasya dito ang isang case ng Red Horse. Nice. Ayan. At yung upuan niya, yung kulay ay nagko-complement dito sa kanyang stripe dito. Kaya talaga nagbibigay siya ng isang classic look
Meron din siyang sandalan para doon sa inyong angkas. Meron naman siyang tornilyo dyan. Pwede nyo tanggalin. At pagdating naman dito sa likod, ayan, makikita nyo, meron siyang kakaibang taillight. At syempre, meron din pala siyang foot peg para sa inyong mga back ride. So, ito yon. Ayan. So, pwede nyo rin siya itupi. Okay, may center stand din naman siya. At syempre, merong side stand. At isa pa pala sa feature ng e-bike na to, guys, kung sakaling dumating yung panahon na nasira ang inyong throttle, ito, ayaw nang gumana, ayaw nang tumakbo, meron kayo makikita dito na maliit na button. Ito, yung parang merong logo ng wrench. So pagka hindi na gumana to at hindi nyo na talaga mapatakbo, hindi nyo siya kailangan akayin, ipindutin nyo to, mag-i-enable to. Once na nag-disable to, mag-i-enable naman to. At ito naman yung pwede nyong pindutin at tatakbo siya. Pero hindi na siyempre ganun kabilis. Parang ang takbo niya ay sakto lang na maiuwi nyo siya sa inyong mga bahay o sa shop para may pagawa. So ayun na. So ngayon naman, guys, papakita ko sa inyo kung paano nyo siya ipa-power on. So ito ay merong tinatawag na NFC technology. Kaya meron lamang kayong card na itatap dito sa kanyang panel at siya ay magpa-power on na. So ganito lang yan, guys. So ayan, kung makikita nyo, ito yung panel niya. Pag turn on nyo, ay nakapark siya. Pag nakapark na ganyan, kahit anong pihit nyo dito sa throttle, hindi siya magpa-function. Since yun ang pinaka-safety niya, nakapark. So kailangan nyong gawin is pindutin nyo itong P dito para ma-disable yung kanyang park. Ayan. So ayan, makikita nyo, magsisiro na siya at lalabas na yung ready. And another way naman dyan is para ma-disable yung park, aside from pipindutin nyo itong P, ay pwede nyo namang pindutin yung lever. Ayan, tingnan nyo yung P ha, pagpindut ko ng lever. So ayan, naka-ready na siya. So pagka ganyan at in-wish nyo yung throttle, magpa-function na siya. Tingnan nyo ha. Ayan o, oh, ayan o, oh. Matakbo na siya. And guys, aside nga pala dun sa kanina pinakita ko sa inyo na NFC na function, yung tinatap lang na ganyan, pwede nyo rin siyang start using remote. So to power on, pipindutin nyo lang, double click lang, para computer no, etong kidlat. Ayan. So ayan, nag-function na siya. And syempre, aside pa dun sa top tsaka sa remote, pwede nyo rin gamitin ng susi. Ayan, kasi meron din siya susian doon. Pwedeng pwede ito sa mga bata at saka sa mga medyo may edad na nagagamit, kasi meron siyang safety feature. Hindi yung kagaya ng mga naunang ginawa na e-bike na pag twist mo ng throttle, hindi ka pa ready, eh tatakbo na kaagad siya. So nakakabigla, so may pagkakataon na pwede kayong matumba or sumemplang. Dito naman sa panel niya, guys, ay nakadisplay dyan yung speed. Tapos kung ilang kilometers na yung natakbo at syempre yung baterya. Nung i-deliver sa akin to, 75% daw ang charge ng battery, sabi nung kasa. At nakatakbo siya ng 73 kilometers. Yan. So ngayon, i-update ko kayo after ng isang full charge kung ilang kilometro naman ang tatakbohin niya. Syempre, guys, kung i-turn on nyo siya using remote, doon nyo din siya i-turn off. So, ipindutin nyo naman is eto. Yan, yung unlock button. At syempre, pagka ipinark nyo na siya, gaya din ng mga ibang motor at ibang kotse, ilalock nyo lang siya dito sa lock button. Yan. Pag nakalock button na siya, syempre, pagka ginalaw-galaw nyo yan, mag-a-alarm siya. Yan, mag-a-alarm siya. At yun namang dito naman sa kanyang under seat compartment, papakita ko sa inyo. So, using the key, kagaya din ng mga ibang motor, pipihitin nyo lang siya pakaliwa. Yun. And mag-a-unlock na siya. Ito naman yung kanyang under seat compartment. So, malaki din siya. Kasi sa kanya ang half face na helmet. At saka medyo malalim. Maganda rin yung design ng kanyang mags. Tapos naka-disc brake din siya sa unahan. Ayan. Naka-dual shock siya, guys. Ayan o. Saka doon sa kabila. Yung ilaw niya. Ayan, yun yung sinasabi ko sa inyo na meron na siyang LED na paikot na ganyan. At yan ang low beam at high beam. Ayan, naka low beam ako ngayon. Ito naman ang high beam.
okay na okay yung visibility niya, no guys. So kahit abutin kayo ng gabi sa daan, lalo na dito, itong dinadaan ako ngayon, wala nga na to street lights, pero kitang kita ko yung unahan ko. Ayan guys, oh, oh, diba? Tail light, signal light niya. At ito naman sa kabila. At ang medyo negative comment ko lang dito sa e-bike na to, nung unang upo ko, is parang masyadong mababa yung upuan. Medyo naka-slouch yung aking posisyon. So para akong nakaupo sa sofa, parang ganun yung ano, yung pakiramdam. Other than that, okay naman lahat. Pag nananak po siya, stable naman yung pakiramdam. At syempre, dahil e-bike to, napakatahimik ng kanyang motor. So ayan guys, ngayon naman, papakita ko sa inyo kung ano naman ang itsura pagka medyo malaking rider ang gagamit dito sa e-bike na ito. So ayan, ngayon pinagamit ko kay SP04 Berto ang e-bike, at tignan nyo. Ayan. 1 eternity later. Bike na ito ay nagkakahalaga ng 34,800 plus 4,000 delivery fee plus 200 na pamroyenda sa delivery boys. Lalagay ko dito ang screenshot ng sales rep na binilang ko. Kaya guys, sa kanya na rin kayo bumili kasi napakadali niyang kausap at napaka-honest. And so guys, I hope nagustuhan nyo itong aking personal ride review sa aking bagong e-bike. So please like and share, and please hit that notification bell para maging updated kayo sa mga iba pang videos na ilalabas ko. At kung ganitong content ang hanap nyo, ay nasa tamang channel po kayo. And so, I hope you all stay safe, I hope you all ride safe, and I'll see you on the next one. Ciao!